Kung ayaw na mga mote ang kalusugan, ang ilan sa pupwedeng gawin, mag-eehersisyo, magpahinga ng tama, at kumain ng masustansya. At ang isa sa mga dapat niyong isama sa dieta para magawa yan, ang sweet potato o ang kamote. Imbis na ilaga o iprito, narito ang mas pinasarap at pinahealthy na paraan ng pagluluto ng kamote. Ang una nating ihahanda ngayong umaga, ang black bean and sweet potato burger. Para sa burger patty, ihanda ang 1/4 kilong nilagang kamote, black beans, tinadtad na sibuyas, paminta, asin at isang itlog. Kailangan din ng 2 kamatis, ilang dahon ng lettuce, cheese para sa palaman at burger buns. Para gawin ang kamote burger patties, durugin ang nilaga at binalatang kamote gamit ang tinidor. Ihalo ang 1 kutsarang black beans at tinadtad na sibuyas at kaunting paminta at asin. At ganun din 1 itlog. Pwede ding alternative natin yung ano, yung flour. Pero ang ginamit ko is yung egg. Pagkatapos haluin, bilugin ang 1 kutsara ng kamote mixture at ilagay sa 1 lalagyan. Ready na siya for frying. Kapag naiprito na ang kamote burger patty, paghaluin naman ang 2 kutsara ng mayonnaise at 4 na kutsara ng ketchup para sa dressing. Ngayon, pwede nang i-assemble ang ating black bean and sweet potato burger. Sa 1 burger bun, maglagay ng 1 kutsarita ng dressing. Tsaka ilagay ang kamote patty, kamatis, keso at lettuce. Ang black bean and sweet potato burger pwedeng ihain sa agahan, merienda o pambaon ng mga bata sa eskwela. Maliban sa sustansyang makukuha sa keso at mga gulay, may mga bitamina rin ang kamote. Ang kamote ay sagana sa vitamin B6 na nakatutulong para makaiwas sa ilang degenerative disease, kabilang na ang heart attack. Ngayong panahon na ng tag-ulan, swak ding gumawa ng creamy soup gamit ang kamote. Ihanda na ang kalahating kutsara ng chicken powder o kaya kung gustong mas maging healthy, maghanda ng chicken broth. Kailangan din natin ng tinadtad na bawang, tinadtad na basil, kaunting paminta at asin, all-purpose cream, at 1 tasa ng nilaga at binalatang kamote. Para makagawa ng broth, ihalo ang kalahating kutsara ng chicken powder sa 1 baso ng mainit na tubig. Mas mainam na gamitin natin ang butter kasi para mas malasa siya. Kasi yung butter mas gusto ng mga bata. Mga around 1 tablespoon of butter. And then ilagay na natin yung garlic. Isama naman ang basil at saka timplahan ng kaunting paminta at asin. Inuna natin yung basil kasi mas maganda siya, mas naunang spices kesa sa ibang ingredients para mas malasa yung pagkain. Sunod na ilagay ang nilagang kamote at all-purpose cream. As you can see, medyo konti-konti ko lang nilalagay yung broth. Hindi natin kailangan siya ilagay ng lahat-lahat para at least mas maganda yung luto. Pagkatapos kumulo, ilagay ang soup sa blender. Hayaang mahalo ang mga sangkap sa loob ng 1 minuto. Yung natira nating broth kanina, i-add natin siya dito. Kasi masyadong creamy yung ano, yung blender natin. Try natin siya ulit i-blender. Kapag blended na, ibalik sa apoy ang soup para muling pakuluin. I-serve ang sweet potato creamy soup habang mainit. Perfect ngayong nag-uulan ng panahon. Ang kamote hindi lamang sa soup at burger po pwedeng gawing ingredient. Pwede rin itong gawing sangka para sa smoothie. Maghanda lamang ng 1/4 kilo ng nilaga at ginayat na kamote, asukal, yogurt, fresh milk, at cinnamon. Sa blender, ilagay ang nilagang kamote. Isunod ang asukal, yogurt, gatas, at cinnamon.
Pwede ring maglagay ng ilang patak ng vanilla para lalong lumasa. I-blender ng 2 hanggang 3 minuto at ready na ang ating sweet potato smoothie. For the mommies and for the kids, pag gusto nila ng may yelo, okay din siya ng may yelo. Ang nakilala at nakasanayang kainin ng ating mga ninuno, hindi lamang mabibili ng mura. Hatid din ito ay sarap at sustansya sa mga putahing magugustuhan ng buong pamilya.